sa buong Kabuluan, 10 minutes after the hour of 9 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila, the Luzon, the Visayas, and the Mindanao. Welcome to the show. Paligayang bati po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin sa Mandako ng Kabuluan. Welcome, welcome! Happy, happy, happy Tuesday, February 16, 2024. 2024 pala. Anong 2024? Ob, ob. Charis. Papangga! Hello! Oh, parang gusto kong mag-tea. Mag-cha. Isa ka bang tea lover? Aba, kung tea lover ka, eh, meron tayong MX3. Tea with pandan. Ang MX3 at tea with pandan ay gawa sa dahon ng mangosteen. Ay naluan ng pandan para refreshing sa panlasa. Oo, may pandan. Lahat naman ng bagay na nilagyan ng pandan, masarap sa panlasa yan. Ang isang sachet ng MX3, tea with pandan, ay gawa sa, ay pwede sa 1 liter of water. Pwedeng hot, pwedeng cold. At maaaring dagdagan ng lemon or honey or any ano added flavor. Pwede rin sugar, muscovado, or milk. No, para pwedeng i-share sa buong family. At 1 liter of water, so pwedeng pang entire family. Isang buong pamilya ang pwedeng mag-share-share. Kung mag-isa ka lang naman, kasi February na wala kang jowa, eh di tatlong salok ka ng tsaa. Maganda yan kasi alam nyo, ang pag-tsaa ay good for detoxification process ng ating katawan. Oo. Body detoxification. For questions, inquiries, or any questions about the products of MX3, pumunta lamang sa mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918888-8693. Hello po sa lahat po na nakasabay-bay sa atin sa Mandako ng Kabuluan. Welcome to the show. Kamusta kayo ha? Yung mga nakaantabay sa Metro Manila, hello po, pakishare naman sa ating Facebook Live. Kung nakikinig kayo through your radio sets, baka pa pwedeng lakasan ninyo para mabulabog yung katabi niyong bahay. Charos. Pag nakaantabi ka naman within outside the Philippines, 'di ba? What within the earth, charot. Hello din at yung mga nakaantabi sa Pilipinas na wala sa Metro Manila, yung mga nakikinig through 90.3 Dagupan, 88.3 Davao, 94.7 Cebu, and 106.3 Naga. Maligayang gabi po sa inyo lahat. Hello po sa lahat mga bangga. Magandang gabi po. Sana ipayapa kayong lahat ngayong gabing ito. Maligayang bati po sa inyo lahat. Sana'y nag-dinner na kayo at sana'y nabusog kayo sa mga pinagkakain ninyo ngayong gabing ito. Yung mga naghahaponan, nako ang kanilang background. Hello! Tawagan niyo na ako pag ang pagtawag mo ay 7, pag ang tawag mo ay Globe, pwede ka sa 7001 pala. Ano ba nangyayari sa akin? 7001-7949. At kung landline naman, pwede rin yan. Yung 7001-7949. Or pwede ka rin sa 8721-2429. Pwede rin tayo mag-usap sa Messenger. I-PM mo lang kami sa aming fanpage. Oo. I-PM mo kami sa aming fanpage. At tatawag kami sa'yo through Messenger. Sabihin ni Chairman sa'yo, hello, musta ka na? Ba't ka tumawag? Nasa work ako, charing lang. Hindi, oh. Tatawag kami through Messenger. Oh. Good evening po sa inyo lahat, mga panggana. Oh. We have our first caller for the evening, si Penny ng Manila. Welcome sa show, mga panggana. Kung meron kayo pagdadaanan sa buhay, oo. Oh. Hello po sa inyo. Okay nga pala ha. Happy birthday kay Miguel Saludes. Paps, happy birthday. Maligayang kaarawan. Happy birthday to you. Yeah! At sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan, ay, latag nyo na yung quattro cantos dyan. Huwag nyo nang buksan. Ligpitin nyo lang after.
Amoy-amoyin na lang. Si Penny ng Manila is on the other line, calling sa ating line 2, ang ating PLDT line. Hello! Hello! Hi! Good evening, Papa Jap. Wow. Magandang gabi sa lahat. Ang lakas mga kapitan tutan nung datingan mo. Hindi ah. Actually, tagal na kitang hindi nakita from the other channel. From the other station pa. Way back. So nagkita na tayo. Chico, nagkita kami before nung nasa online radio siya. Tapos, ikaw na lang hindi ko pa siya nakita sa station ulit kasi wala na kayo doon sa main, you know. Yung merong, ano tawag doon? Oh, okay na yun. Amusement park. Okay na yun. Sige, let's start from the top. Kasi isa lang tinanong ko, dahil mo na sinabi. Hindi, ganun talaga ako. Pagka, kahit ano mo ay Kuya Chik. Pero yun na lang tatanungin ko. Naka-uwi, nag-drive na yun. Huwag na lang balahin doon. Magkakapi na naman yun mamaya. Kumaharot-harot ngayon yun. Huwag nating storm mo. Kaya nga. Anyway, I just want to share my story. So, ako, itulog mo na lang. Okay na yan. Hindi, okay lang ako. Sige na, please. Mapapuyat ka. No, I'm good. Lang. Ilan taong ka na, Penny? 40s. Mid-40s. Ah, mid-40s. So, 45. Yeah. Okay, baguhin natin yung edad, oh. Oh. Yeah. We need a specific age. Mid-40s, so... Magsabi kayo ng totoo. Ako, 27. Magsabi kayo ng totoo. No. Yeah, 40s. Mid-40s. Anong ginagawa ni Penny sa buhay? I was in a BPO company before. What happened is, Hindi, yung ginagawa mo sa buhay ngayon. Hindi yun noon. Yung ngayon ba? Focus! Focus tayo, ha? Ulitin natin. Okay, ulitin natin. No. Wait. Let's start. Okay. Follow my lead. Sige. Anong ginagawa mo sa buhay ngayon? Resting. Ha? Pahinga tayo ngayon. So wala kang work ngayon. Bakit? Kasi I was... forced resign, nagkaroon ako na I was diagnosed with what do you call this? Yeah. Autoimmune deficiency. Di ba ano yan? Yung parang yourself is against its, ano, it's itself, mm-hmm. Parang ganun, no? Mm-hmm. Your immune system is fighting itself, parang ganun. Autoimmune deficiency siya. So, the company can cope up with my, you know, medical necessities like on and off from work. Oh, kumbaga, parang ano, may mga araw siguro na kaya mong pumasok, may mga araw na hindi, gano'n. Malupit kasi doon yung, ano, yung magdamag na MRI, mga 6 hours, yung mga gano'n, full body scan. Painful, but you have to go through. Pero ngayon, are you better? I'm good, actually. Nice, that. Good to know that. Iyon, tapos... I'm trying to cope up din kasi I lost my wife last October. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng sciatica. Tapos na MI siya. Na ano na? Na MI siya. Ano yung MI? Due to pain. Because yung sobrang... medical induced? Yeah. Hindi. Side effect na yun eh. Ano yung MI? Yung na-heart attack na siya. Sa sobrang pain. Because pag nagkaroon ka ng sciatica, kapag hindi siya na, ano, hindi mo siya na-detect ng mas maaga, darating ka sa point na sa sobrang sakit mo, hindi ka na makakain, hindi ka na makakatulog, hindi ka na makaupo ng matagal, hindi ka na makahiga. Yun ang nangyari sa kanya. Okay. Hanggang sa, yun. I came from work. Tapos, may anak kayo? Unfortunately, nauna pa sa kanya noong 2013. So you lost a kid and you lost your wife? Like 3 months lang siya tumagal kasi diabetic yung mom. Every time nag-insulin siya, nagkaroon siya ng what they call this, yung effect dun sa baby. Okay. Nagkaroon siya ng tawag nila doon yung nalason sa dugo due to severe medication. Okay. Yun. Okay. So far, masaya naman yung relationship. I'm happy to be with her. At the same time, wala naman kaming bad memories. The problem is,
pag ganun pala yung pagsasama nyo, Papa Jack, yung all throughout ng 14 years namin, siguro may konting away. Hindi naman siya yung tipo ng babae nga. Ano mo yun, di ba may babae na parang machine gun kung tawagin natin. Eh na ngayon na yun ang ibang boys. So, hindi siya ganun, hindi siya bungera, hindi siya, ano, tahimik na tao siya. Alam mo yun, pag galit siya, mas matakot ka kasi pag ang babae pala, pag yung sobrang tahimik, yung mababasag ka, ikaw mismo, kung ikaw guilty ka, ikaw mismo lalapit sa kanya, magsasabi kung anong kasalanan. At pag tinanong mo, pag tahimik, di ba, pag tinanong problema, parang gano'n. Hindi siya himik talaga. Hanggang sa mapaamin ka. Aamin ka na lang. Ano. So, ano yung inamin mo? Hmm? Ay, hindi. Kamong kasalanan ko lang naman kasi sa kanya nung magkasama kami, ano. I was, pinavoid niya kasi ako sa drinking. Hindi ako uminom. Okay. So, pag darating ako from work, tapos, halimbawa, na-late ako ng 1 hour, 2 hours, alam niya, uminom ako. But girls, wala na sa akin nung magkasama kami. Kahit naman, kahit di naman tanongin, paaamoy naman yun eh. Oo, tsaka halata niya. Hindi, ginagawa ko kasi, ang tekniko kasi kapag umiinom ako. Huwag mo lang sabihin, matututo pa yung mga nakikinig sa atin. Malalaman pa ng mga nakikinig yung teknik. Huwag mo lang sabihin. Oo nga, yung mga pinagbabawal na teknik sa inuman. Sa'yo na lang yun, magagamit pa ng chairman yan eh. kaya nga. Yung teknik na yan. Oh. Yun, so, ganun. Pagka tumagal, nung... So pag ganun siya, ganun yung attitude niya kapag ano, tahimik. Mm-mm. Tapos aming ganang kusa. So in the long run, so 14 years, ito sa anniversary namin last February 2, I was drinking. Nakatulog ako sa live stream ko eh. Sobrang kalasingan. Nakatulog ka sa? Live stream. Kasi nagla-live stream ako. Live stream mo? Kumakanta ako sa Facebook. Ah, talaga? Oo, kumakanta ako sa Facebook. Kumakanta ako sa Kumu. Siguro sa sobrang kalasingan ko. Tapos kakaiyak ko live. Nakatulog ako. Nagising ako siguro 6 o'clock. Pagtingin ko, naka-live ba siya pareho? Tawa ng tawa yung mga classmates ko. Sabi niya, ano mo ba pinapanood ka namin? Mihilig ka dyan. Naka-ano ka, naka-arm ka sa camera. Sa sobrang kalasingan mo. Actually, hindi ko na alam kung anong pinag-uusapan natin. Hindi, yun nga. So, ano, yung sa severe, ano, yung, alam mo yung sobrang lungkot. Gano'n, nagiging outlet ko na naman yung pag-ibig. So, siguro... Well, that's one thing that your wife did not want you to, ano, to indulge in. To, ba't mo pa ginagawa? Siguro, para makalimot or, you know. Ba't mo ako tinawagan, Penny? Ah, wala. Para may share ko lang din sa iba yung story. Diba? Tsaka para kamustahin ka. Okay naman ako, 1.5 na lang kulang ko. Nako, ikaw pa. Ang lakas mo mag-stars, diba? Mag-ano? Mag-stars. Dami mong views. Hindi naman sa akin mapunta sa Energy FM. Ano ka ba? Kaya nga. Ayun, okay naman. So far, yun, after nung February 2, ang ginawa, no? Nagkulong lang ako sa bahay. So you lost your wife last year, no? Yeah, October 2023. So, last year ng? October. So parang kailan lang? November, December, January, 3 buwan pa lang. Yeah. Ano nang plano mo sa... Who do you live with? My in-laws, my mother-in-law and my... Anong dyan ka pa rin sa poder ng asawa mo? Yeah, kasi tinanong din ako ng mga relatives. Sabi niya, paano yan pagkatapos ng burial, pag nailibing, pag naisettle na, uwi ka na sa inyo. Sabi ko, pinakasalan ko yung asawa ko, pinakasalan ko rin yung buong pamilya. Kung sino pa yung maiiwan, yun ang alagaan ko. Pero gusto ko naman nila nandyan. Kasi wala na rin silang karamay. Wala na rin yung father-in-law ko. Mm-hmm. Tapos yung brother-in-law ko na iwan, may pagka-special ka din. So, I need to take care of them. My mother-in-law din. My brother-in-law. So far, okay naman kami. And ako rin naman yung nagpa
nagpaka-remate dun sa dalawang anak niya na una bago yung asawa ko. Kasi panganay yung asawa ko eh. The first one was, well, died was on 2020, that's the youngest. Second one is 2021, yung sumunod sa wife ko. 2023 is my wife. Mm. So it's like, sunod-sunod sila. Kaya yung hindi ko maiwan yung mother-in-law ko kasi she was so devastated talaga hanggang ngayon. Well, you have to be where you need to be. Yun talaga yun. I mean, if it requires your presence to be living with them, at kumbaga, if you find solace and comfort being alongside each other, di congratulations, be there. Mm-mm. Diba? Oo naman. Saka masaya naman din kami kahit tatlo na lang kami. Yun. Oh, so far nga, at least yung mga gamit ng wife ko, medyo nai-arrange ko na, naibabox ko na unti-unti. Pero I'm not... kumbaga mahirap pa kasi, di ba? Parang... Oo. Sige, siyempre, a part of you is still, ano, parang naglilinger ka pa dun. Pag may nakita kang gamit, parang naandyan pa kasi siya eh, pero unti-unti. No? Yeah. Yung... lalo na yung mga first week after the burial. Kasi... two-story yung house namin. No? So, normal kami dalawa yun. Ng papi namin. Kasi may papi kami. May papi? May aso ka? Oo. Bali crossbreed siya ng ano ba ito call this? Golden at saka ng malaki siya, malaki na. So, nasan na yun? Ayun doon na naman sa garahe. Tumakbo. Anong aso nyo? Hmm? Anong aso nyo? Para siyang crossbreed ng golden at saka yung isa pang malaki na kulay gold. Ah. Ano aso 'yun? Kulay brown. Labrador. Ah, Labrador. So Labrador at saka golden, golden lab. Oh, golden lab. Kaya 10 months pa lang siya. Halos mataas pa siya sa tuhod ko. E 5'7" ako. Nagpas pa siya doon. So bagay yung aso ko, yung bata maliit din, tapos nilalaki, kala mo baka na eh, baka. Kaya nga. Yun. Makasali lang sa kwentuhan, chairman, no? Yun, tas yun. Kaya dito kami natutulog sa ground floor kasi tinatamad ako umakit sa second floor kasi nandun yung room namin ng wife ko. Kumbaga, parang too much memory. Oo naman. Kasi nandun pa eh. Alam ko rin naman eh, lalo na kapag madaling araw. Kasi 2 o'clock, mga babaeng wife ko noon. Alam ko kapag, you know, ewan ko, siguro si Papi kasi tawag namin, umakit siya mag-isa pag mga ganun, 2-3 ng madaling araw. Nagigiting ako kasi pumapalo yung tail niya sa taas, dun dito, kasi kahoy yung wall. Naririnig ko. Tapos mamaya bababa siya, sisilipin niya ako, titignan niya ako. Tapos kumakawag lang siya, tayo, ah, may kalaro pa. Andyan si Mami mo, ginaganon ko. Kaya, yun, unti-unti, nung nagagalaw ko na yung gamit, hindi ko na kinakaon. Pero, wala naman ako balak pa. Diyan lang siya. Parang, bantay na rin namin dalawa ng aso ko. Pero, para sa akin, within 14 years, namin kasama kami. Masaya naman. Ngayon pala yung masakit doon, Papa Jack. Yung pag tumagal sa tagal-tagal niya magkasama. Yung biglang nawala, in a snap, nawala kayong pinag-awayan. Nawala kayong pinag-debatian ng matindi. Alam mo yun, yung... Misa mahirap, pero let go yung ano eh, yung sobrang happy na memories eh. Oo, naman. Kaya pag pansin mo yung wall ko, puro lahat, puro happy memories lahat. Kasi wala eh, wala kaming away, wala. Kasi ako, pag nainis ako, pinupos sa social media, wala. Wala naman kaming pinag-awayan na senior. So, malungkot pa rin. Pero sabi nga nila, one of my friend who's a doctor, sabi niya, natural ka nang mamatayan ng magulang, ng kapatid, pero partner in life, I doubt kung makarecover ka after 10 years, sabi niya. Kasi yan yung pinakamasakit. Yung iba nga doon, natutrauma, ayun ang mag-asawa. Diba? Kasi sabi niya, come to think of it, ilang taon pa lang tayo. Wala pa tayong 50s. Sabi niya. Pwede pa, di ba? Pero, para sa akin siguro, hindi na muna. Kaya nga muna tayo doon. Although, siyempre, lalaki tayo, tinatry. Pero hindi rin pala. Uuwi at uuwi ka din. Kahit anong gawin mo.
Iba wait, pa rin wait lang, wait lang. Anong kahulugan? Nagloko ka ng buhay asawa mo? Hindi, ito na. Nung wala na siya. Ah. So, try to be happy. Sabi nung... Anong kahulugan try to be happy? Kumbaga nag-try ka rin makapag-date, gano'n. Oo. Nakipag-usap sa iba, parang gano'n. Baka naman it's too soon pa lang. Baka masyado pang maaga para, kumbaga to be going that direction. Di kaya? True. Kasi trinay ko, diba? Pero, hindi pa rin. Iba pa rin yung feeling. Iba pa rin yung dating. So, sabi ng friend ko, stop mo muna, pahinga kami. Sabi niya. Tapos saka ka na, pagka yung talagang fully recovered ko na, siguro 1 to 3 years from now, sabi niya, usin mo muna yung sarili mo, yung health mo. Na kapag naka-recover ka na, go, sabi niya. Pero pag hanggat di pa kaya ng physical mo, tas ng emotional mo, kasi pag nagsabay yan, bibigay ka na, sabi niya. Hindi nang isipin mo. Ba? Mm-hmm. Yeah, I agree. Yun. Yun lang. Well, I don't, Penny, alam mo, hindi ko alam mo anong sabihin ko sa'yo. I mean, for someone who lost a kid or another family member and then your wife last about 3 months ago, must be tough on you, no? Hmm? Must be, sabi ko, it must be tough on you. Must be tough. Yeah. But then again, I can feel that you're getting by and that's a start, no? Getting by, that's a start. True. Diba? And I hope you get by. Mm. Diba? I hope you survive every single day. Oo naman. Mm-mm. Prayers lang naman. Kasi ganyan, radio-radio. Minsan, nangungulit ako sa segment ni Kuya Chico. Ganun. Mm-hmm. Para malibang ulit. Kasi ginagawa ko na before. Eh. Okay. Diba? Tapos lumalabas ako para mawala yung tension ko. When I do a long drive here, tapos punta ng Tagaytay, punta ka ng somewhere na malayo-layo. Eh, huwag kang lalabas ng traffic kasi matitensyon ka lalo. imbis na ma-relax ka kasi pa-drive-drive ka, mabubusit ka rin minsan. True. Well, anyways, mag-ingat ka palagi, ha? Penny. Yeah. Thank you so much. Take care thank and... Well, you know, despite of and in spite of all the troubles that life, mm-hmm. diba, throws, diba, at us, still wonderful that we wake up every single morning to experience, oh. diba, mm-hmm. life. Salamat sa pagtawag, Penny. Thank you for calling. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Si Penny ng Manila, anong papayo natin, diba? Mukhang matatag naman siya, no? Chairman, no? Mukhang kaya naman niya ang mga bagay-bagay, no? Oh. Anyways, mga bangga, tawagan niyo ako 7001-7949 or 8721-2429. Sa inyo mga talapitan, ako po niyo lingkod pa Jackson, I'll be back. Kwentuhan tayo ngayong gabi mga pangga. Ito coming from Orange and Lemons, ang awiting Heaven Knows. Pangga, in Metro Manila, we are number 106.7. In the Philippines, kami po ang Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo.